Magandang hapon, ngayon po ay araw ng Martes, August 29, 2023. Update po muli sa lagay ng panahon. Ilang lugar sa Luzon ang isinilalimpan po sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3, 2 at 1 dahil sa Bagyong Goreng. Base sa forecast track ng PAGASA, bukas posibleng dumaan malapit o maglandfall sa Batanes ang nasabing bagyo. May posibilidad na muli itong lumakas bilang super typhoon bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Webes ng umaga. Huling namataan ng PAGASA ang sentro nito sa may east of Apari, Cagayan at taglay ang lakas ng hangin na 155 km per hour at bugsong umaabot sa 190 km per hour. Bukas naman, inaasang papasok naman ang ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong papangalan ng Hana. Ayon sa PAGASA, isa itong tropical storm na may international name na Haikoy. Ngayong araw, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang mga iba't ibang bahagi ng ating bansa. Epekto po yan ng hanging habagat na hinahatak o pinapalakas ng Bagyong Goreng. Ayon sa PAGASA, umiiral ngayon ang habagat sa Central at Southern Luzon kasama ang Visayas at Mindanao. Signal No. 3 nakataas pa rin sa the northeastern portion of Babuyan Island. Signal No. 2 sa Batanes, the rest of Babuyan Islands, and the extreme northern portion of mainland Cagayan. Habang signal number 1 sa the northern and eastern portion of mainland Cagayan, the eastern portion of Isabela, the northern portion of Apayao, and the northern portion of Ilocos Norte. Kaya pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging maingat at maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagkukunan lupa at ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.